Sa video na ito, tuturuan ko kayo ng 10 wise money strategies para sa madiskarting single parent. Hindi madaling maging solo parent, lalo na kung sobrang bata pa ng mga anak. Pasan-pasan mo ang lahat ng mga responsibilidad sa pamilya, mula sa gawaing bahay hanggang sa pagbabayad ng mga gastusin. Kaya naman, kasama sa job description ng mga single parents ang pagiging wais at madiskarte. Kinikilala ng gobyerno ng Pilipinas ang hirap ng pagtataguyod ng isang pamilya ng mag-isa. Kaya naman, mayroong mga solo parent benefits na particular lamang sa mga single parents. Kasama rito ang leave credits at educational assistance para sa mga anak. Samantalahin ang mga benepisyong ito mula sa gobyerno. Soke, malaking ginhawa ito sa pamilya mo. Ngunit, mapipigilan ang mga benepisyong ito ang pagtaas ng mga bilihin. Kaya naman, kailangan magkaroon ka rin ng solid financial plan para tulungan ka pa. So, okay, narito ang ilang money strategies para sa mga single parents na tulad mo. Alamin kung paano makakatipid at makakapag-ipon habang solo flight ka sa pagsuporta sa iyong mga anak. Bago tayo magsimula, nagpapasalamat po tayo sa Palawan Pawn Shop Express Pera Padala dahil sa kanila ang website na ito. Mga soke, kung hindi pa kayo nagpag-subscribe, please subscribe na po ng channel na ito. At pakiclick na rin po ang notification bell, notification para po makatanggap kayo ng notification every time meron tayong bagong upload na video. Una, magtakda ng budget. Paano ba ito gawin? Isang importanteng skill ng isang single parent ang wais na pagtatakda ng budget. Dahil ikaw lang ang kumakayod para sa mga anak mo, kailangang alam mong matutunan ang matalinong pagbabudget ng sweldo. Batay sa kinikita mo, ilista ang mga kinakailangang bayaran. Kasama dito ang pambayad sa kuryente at tubig, panggrocery at pangtuition at baon ng mga bata. Kung mayroon ka pang ibang dapat bayaran tulad ng mga utang, magtabi rin para rito. Pangalawa, maglaan para sa mga emergency. Paano ito gawin? Kasama rin sa dapat mong paglaanan ng pera at mga emergency tulad mga aksidente o sakit. Kung maaari, maglaan ng pera para sa medical insurance o mga health cards. Mahirap nang maabutan ng pangangailangan ng walang nakatabing pera sa ganitong sitwasyon. Pwede ka namang umutang o humingi ng tulong sa mga pinagkakatiwalaan mo. Pangatlo, humingi ng tulong. Paano? Kung hindi na talaga kaya ng sweldo mo na suportahan ang mga pangailangan ng mga anak mo, huwag kang mahiyang humingi ng tulong. Sa pamilya man o kaibigan, huwag mag-atubiling lumapit para mag-alalay. Magpaalalay sila ang mas makaintindi ng problema mo dahil malapit sila sa iyo at mas magiging maluwag sila sa paglapit mo sa kanila para humingi ng kanilang tulong. Pang-apat, bantayan ang gastos. Ito ay simple lang pero importante ito. Isa sa mga sinasabing budgeting hacks ay ang pagkakaroon ng sistema sa pagtatrack ng mga gastusin. Ilista ang mga ito sa isang papel o whiteboard at ilagay sa lugar na madaling makita. Subaybayan ang mga madalas mong pinagkakagastusan at kung saan napupunta ang karamihan ng pera mo. Ilista ang mga gastusin sa bahay, utilities, groceries at mga pang-araw-araw na bayarin tulad ng pamasahe, pagkain at baon at iba pang pinaglalaanan mo ng pera gaya ng iyong mga libangan o lakad.
Mainam itong paraan para ma-assess kung saan ka mas nabubuhos ng pera at kung paano ka makakapag-adjust para makatipid at makaipon. Panglima, turuan ang mga anak na magtipid at mag-ipon. Paano ito gawin? Simple lang. Suki, kailangan mong isama sa iyong mga financial plans ang mga anak mo. Kung mayroon kang anak na pwede nang magtrabaho, bakit hindi sila hikayating humanap ng part-time ideas? O pagkakitaan, basta hindi makakaabala sa kanilang pag-aaral. Pwede ka rin humingi ng munting tulong mula sa kanila. Kung masyado pang bata ang iyong mga anak, pwede mong simulan sa pagtuturo sa kanila na maging matipid. Kung maaari, ipagbaon sila ng pagkain sa halip na pera o kung magpapabaon man ng pera, bigyan sila ng sapat na kailangan, pangangailangan at ipaliwanag sa kanila kung bakit hindi kailangan malaki ang baon nila sa school. Kasama rin sa wise lessons na ito ang pag-encourage sa mga anak na magtipid sa kuryente at tubig, pati na rin ang pag-recycle ng mga gamit tulad ng mga papel at bote. Bukod pa sa paggamit muli ng mga ito, pwede rin kayong magbinta ng mga recyclable items sa mga junk shop o recycling facility para kumita. Hindi lang ito makadagdag sa pagtitipid at pag-iipon, makakatulong din ang iyong pamilya sa kalikasan. Ito naman ang pang-anim. I-challenge ang mga anak. Paano mo sila i-challenge? Isang masayang money strategy ang pag-challenge sa mga anak na magtipid. Gawing friendly competition ang pagiging wise sa bahay. Pwede kayo magkaroon ng ipon challenge sa inyong bahay kung saan magkatapos ng ilang linggo, magpapaparamihan na naipon ang iyong mga anak. O kaya naman, mag-fasting kayo ng mga matatanda mong anak mula sa paggastos. Kung kayong mag-anak ay mahilig sa online shopping, subukang magpatagalan sa hindi pagbili sa mga online shopping sites. Maraming paraan para gawing masaya at exciting ang pagtitipid sa bahay. Kailangan mo lang ng kaunting creativity. Ito naman ang pampito. Iwasan ang mga mamahaling bilihin. Isa pang pwede mong gawin upang makaipon bilang isang single parent ang pag-iwas sa mga mamahaling bilihin. Kung mayroon namang mga murang opsyon para sa mga gastusin sa bahay, gaya ng school supplies, damit at pagkain, ang mga ito ang laging piliin. Maraming paraan upang makatipid at isa sa mga ito ang pag-iwas sa mga mamahaling bilihin. Hindi importanteng branded ang mga kagamitan sa bahay. Hangga't maaari, bumili ng mga second hand ng mga gamit gaya ng mga gadgets o appliances. Kahit mga damit, pwedeng mabili ito ng mas mura sa mga okay-okay o sa mga online stores. Ito naman ang pangwalo. Magsangla o magbinta ng mga bagay na hindi mo ginagamit. Kung kulang talaga ang pera, pwedeng pansamantalang magsangla o magbinta ng mga lumang bagay na hindi na ginagamit. Kung mayroon kayong mga lumang alahas o gadget na hindi na napansin sa bahay, maaari mo itong pagkakitaan sa pamamagitan ng pagsasangla sa mga phone shop o kaya ay sa pagbibinta ng mga ito sa mga online shops. Patok ngayon ang ganitong pamamaraan para sa mabilis na pagkita ng pera, pati na rin sa pagbabawas ng mga gamit sa bahay. Kung marami kayong gamit na maaaring ibinta tulad ng mga damit o laruan, pwede rin magsagawa ng garage sale. Subukang magnegosyo. Paano ito gawin? Kung handang tumulong ang mga malalaki mong mga kamag-anak sa mga bayarin sa bahay, pwede kayong mag-brainstorm at magpalitan ang mga small business idea para sa dagdag na kita. Kung maalagaan ng mabuti, pwedeng lumaki ang mga business ninyo at lumago ito sa pamamagitan ng mga malaking puhunan. Pang-sampo, maglista ng financial goals. Ito ang kailangan mong gawin. Makakatulong din sa pag-encourage sa buong pamilya na magtipid ang paggawa ng financial goals. Sa paggawa nito, mabibigyan ng konkretong itsura ang inyong mga pangarap bilang mag-anak. Simulan sa maliit at short-term na mga goals.
pwedeng kabilang dito ang pagbabayad ng credit cards, bills o kahit sa pagpapababa ng mga bayarin sa bahay gaya ng kuryente. Para sa mga long-term goals, pwedeng kasama rito ang pag-iipon para sa bagong bahay o college tuition ng mga anak mo. Isama ang mga bata sa paglilista ng mga financial goals nito, pati na rin sa iba pang paraang naiisip niyo para makatipid at makaipon sa bahay. Ipaunawa sa kanila na ang lahat ng pagtatabi ng pera ay mayroong magandang kahihinatnan sa hinaharap. Hingiin din ang kanilang opinion upang maramdaman nilang parte sila ng pagdedesisyon kahit mga bata pa sila. Ikaw lang mag-isa ang nagtataguyod sa inyong mga anak. Kayo lang ang maaaring magtutulungan. Kaya huwag ding matakot na gawin silang bahagi ng mga pagpapasya sa loob ng bahay, sapagkat sila lang din ang mga makakatuwang mo sa pagdaan ng panahon. Maraming salamat. Maraming salamat din sa Palawan Pawn Shop Express Pera Padala. Marami pa po tayong video dito. Sana panoorin niyo po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po. At pakiclick na rin po ang notification bell. Ayan. Natapos na natin ang tips na ito. 10 wise money strategies para sa madiscarding single parent. Kung ikaw ay single parents, shout out sa inyo. Pwede kayong magkomento dito. Para sa susunod nating mga video, isa-shout out po namin kayo. Maraming salamat!